Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... What's up mga kapuso, welcome back to my YouTube channel. So to this video ay another update or review na naman ang aking ibibigay sa inyo tungkol sa first Yaya dahil napakaganda na ng mga kaganapan mga kapuso, kaabang-abang talaga. Pero bago ako mag-umpisa, paalala ko lang ito ay isang update or review lamang. Wala tayong video may upload dahil bawal tayong umupya ng video nila. So ito na nga ang mga kaganapan mga kapuso. Ang pamilya nga ni Melody ay doon na nga dinala o doon na nga titira pang samantala sa palasyo dahil wala, no choice na talaga itong si President Glenn. Dahil nga kahit saan sila magpunta para bang sinusundan sila ng media. Tulad na lang na sinabi nitong si Presidente Glenn na doon na lang muna sa hotel. So, balit pagdating nila doon ay may nag-aabang na media. So, no choice itong si Glenn kaya dinala niya na ito sa pamamahay. So, ito na nga mga kapuso. So, naandoon na nga sila at kahit ayaw man ang nanay ni Glenn ay wala na rin siyang magawa dahil nga sa sobrang pagmamahal nitong presidente kay Melody na talagang pinaturuan pa nito para maging iba yung position niya, hindi lang bilang isang yaya, kumbaga bilang isang girlfriend nga ng presidente. Kaya kumbaga parang nag-level up, ayaw man itong si Melody pero wala siyang magagawa dahil yun na nga ang pinasok niyang buhay, yung pagiging girlfriend nga nitong presidente. Kaya kailangan ko presentable din siya na humarap sa mga tao sa tuwing may lakad itong presidente, nahaharap siya sa media, haharap siya, magsasalita siya. Kung nandoon man si Melody kasama ng mga anak ni presidente, ay kailangan ay handa rin siya sa sarili niya. So, ito ang hindi na paghandaan nga ni Melody, yung interview nga, kahit noon pa ay sinabi na rin ni Glenn na magiging magulang nitong si presidente, na magiging magulo ang buhay nitong si Melody kapag nalaman nga ng lahat na ang relasyon nilang dalawa, tanggap naman ng tao nung nagtapat na, subalit ang mga kalaban nitong presidente, ito ang hindi nila matanggap at lalong-lalo na itong si Loren. Kaya gumagawa talaga ito ng paraan para sirain itong si Melody kahit wala silang makitang pangit sa pamilya ni Melody, sa buhay ni Melody, ay gumagawa talaga sila ng kung ano-ano. Nandiyan na yung paninira sa mga kapatid at dito kay Melody wala silang mahalukay na baho. So ito na nga guys ang tanong, o mga kapuso ang tanong, kapag hinahanapan na talaga ito ng baho itong pamilya ng presidente, ay mawawala na ba ito bilang presidente at ito na ba ang kanyang katapusan sa ayun na nga pag lilingkod niya bilang isang pangulo, dahil baka ito na dito na mabuko o yung makilala ng nanay ni Melody, o dito na malaman ni Melody kung sino talaga ang naka-aksidente sa tatay niya. Dahil itong tinatago-tagong sikreto nitong si Nina pala ay yung tatay ni Melody ay nabangga nga nitong si Nina na yun yung binayaran sa hospital dun sa nanay para hindi na ikaso-kaso pa. At dito kaya mabubuko, dito kaya makikilala ng nanay ni Melody itong si Madam na nanay ng presidente. Baka dito na nako magkasira itong si Melody at ang presidente kapag nalaman ni Melody na anak niya pala ang naka-aksidente at itinago o inilihim na lamang nila ito at kumbaga binayaran nila yung danos. Pero para kay Melody kasi ayaw niya ng ganun, pero natahimik na lang, hindi na nila sinampa pa sa korte yung ganun dahil nabayaran na nga ang nanay na rin ang umayaw. So ayan na, dito nga, nasa mansyon na nga ang pamilya ng Melody. Parang nakakatuwa dahil pag sinabi ng Melody na, o nanay ng Melody na, pag may inalok ay tumanggi. So, ayun na nga, bilang pag-welcome sa kanila, mabait naman yung mga anak ng presidente. At itong nanay ng president ay ayaw man niya na doon si Melody o yung pamilya niya, ay wala na rin siyang magawa at hinanapan niya pa ito ng bahay. At sa Baguio nga ang gusto niya dahil meron silang rest house doon. So sinabi niya ito nung kakain na sila, ay talaga nag-uunahan pa tong nag-uunahan pa yung pamilya ni Melody na lubos naman na ikinatuwa nitong presidente at yung mga anak ni president, pero na nanlalaki na lang ang mata nitong si Madam. So ito, itong si Pipita ang nakakatuwa dahil itong
kapatid ng nanay ni Melody, yung titungan niya ay gandang-ganda dito kay Pipita. Itong si Pipitang masungit na sabi pa niya na kilala niya ang ayos ng bahay at yung mga pagkain nga. So, ayun na mga kapuso, itong nanay ni Melody ay nagpasalamat doon kay Madam at sinabi niya, pinuri niya pa ito na ang ganda-ganda. Kaya hindi siya nagtataka na itong presidente ay gwapo nga ang kinalabasan dahil napakaganda nga ng nanay. So natuwa naman yung nanay ng presidente dahil sa magagandang papuri sa kanya. Subalit itong nanay ni Melody ang sabi na parang nagkita na tayo noon, nakita mo na ako. So ang sabi na itong si Madam na baka nakita mo ako sa magazine o kung saan pa man sa television, ang sabi hindi nakita na talaga kita pero hindi ko maalala kung saan ako. Baka ito ay maalala ng nanay ni Melody kung saan sila nagkita. Baka that time nung naka-aksidente itong si Nina ay nandoon yung lola niya at nakita nitong nanay. So ito ang ating aabangan mga kapuso dahil ito na ba, mahanapan na ba ng baho itong pamilya ng presidente para sa ikakasira niya. So aabangan natin ito mga kapuso. So hanggang dito na lang ako at maraming salamat sa inyo. So huwag ninyo akong kalimutan ay subscribe sa mga hindi ko pa kadikitan dyan at pindutin nyo na lang ang bell notification para updated kayo sa natuwing nag-upload ako ng video at lahat, sa lahat na aking mga subscriber, shout out sa inyo lahat dyan, wala tayong iwanan. So see you tomorrow mga kapuso, hanggang dito na lang.